Aragalang at Casbel sanib pwersa para sa kanilang muling pagbangon at nalampasan ang mahigpit na pakikipagbakbakan sa wala pang mansang pagkatalo ng PLDT sa Pool A. Kaya sa ngayon, ang Creamline na muna ang nangunguna sa rankings. Talagang makapigil hininga ang bakbakan. Hindi umubra si Elena Samoylingko sa lakas at liksi ni Casbel. Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at paki-spike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Pinalakas ni Casbel ang Cheritigo laban sa PLDT sa isang makapigil hiningang bakbakan sa loob ng 5 set. At si Aragalang ay nagpakita rin ng kanyang galing para sa crossovers. Ang Cheritigo ay nagbigay ng huling suntok sa walang talo na 3 laro ng PLDT sa Pool A. Kahit mahigpit ang laban, nagawang ma-survive ng Cheritigo ang bakbakan sa score na 25-19, 20-25, 25-20, 21-25 at 15-10 sa 2024 PVL Reinforced Conference na ginanap sa Field Sports Arena. Si Casbel ay naging 5th pinakamataas na scorer sa isang laro sa liga na may 39 points with 33 attacks, 5 blocks at 1 service ace, dahilan upang maging player of the game. Ang crossovers ay nagtulak ng isang 3-way logjam para sa pangunguna sa pool kasama ang Creamline at PLDT na may 3 panalo at 1 talong record. Lahat may pagkakataon na mag-lock sa top 3 at umakyat sa mas magandang pool C sa round 2 kung saan sila ay magtutuo sa 3 nasa ibaba sa pool B. Maganda ang naging simula ng Cheritigo sa bakbakan, nakuha nila ang unang set pero hindi ito madali dahil sobrang higpit ng laban. Kaya nung second set, nakapag-adjust na agad ang PLDT bagay na di kinaya ng Cheritigo. Naging mapusok si Sibalyos, Santos at Samoylingko sa kanilang mga atake at ang malupit na depensa ng PLDT dahilan upang masungkit nila ang second set. Sa third set, nagawang patahimikin ng crossover si Erica Santos dahil sa tindi ng kanilang mga blockings. Sa puntong ito, si Elena Samoylingko na lamang ang umaatake. Habang si Galang, walang humpay sa pagbigay ng mga malulupit na atake, bagay na di magawang solusyonan ng PLDT. Bagamat pinilit man ng PLDT na humabol, pero dahil sa isang monster block ni Casbel kay Samoylingko at isang outside ball ni Santos, kaya nasungkit ng crossovers ang panalo sa third set. Sa fourth set, bumawi ang PLDT. Sila naman ngayon ang bumanat. Binuhay ng PLDT ang kanilang mga malulupit na depensa at mas lalong ginamit ni Fajardo ang middle blocker niya. Kaya nagawa nilang maitabla sa 20-all ang score. Habang si Casbel nahihirapan sa kanyang mga atake, kaya ibinalik ni Coach Kung Fu si Alina Bicar. Pero dahil sa tindi ng floor defense ng PLDT sa dulo ng bakbakan, tumulong rin si Sibalyos at binuhos nila ang kanilang lakas upang ma-extend ang bakbakan. Kaya nagawa nilang patahimikin si Casbel at nasungkit ang panalo sa fourth set. Kaya sa fifth set, nagkaalaman na. Ipinasok na rin ni Coach Kung Fu si Paat, habang si Aragalang todo sa pagbigay ng kanyang mga nakakalitong atake. Talagang naging unstoppable si Aragalang na di kayang pigilan ng PLDT. Habang si Casbel ay buong puwersa sa pagbigay ng mga klase-klasing atake. Kaya PLDT na pa-timeout nang magkaroon na ng 4 points lead sa score na 13-9. Pero Galang umarangkada sa pagbigay ng mga off-the-block hit. Habang gigil naman ang ibinigay na atake ni Sibalyos bagay na humantong sa isang error attack. Kaya nakuha ng Cheritigo ang panalo sa score na 15-10. Gayunpaman, isang makapigil hininga pa rin ang natunghayan ng mga fans. Talagang sanib pwersa ang bawat kupunan. Yun nga lang, mas nanaig ang lakas at liksi ng Cheritigo at talagang this time madami nang nabubunot sa bangko ni Coach Kung Fu. Binaliwala naman ni Bell ang kanyang malaking score at pinagsisihan ang kanyang mga maraming errors ngayong gabi. Isang bagay na sa tingin niya ay maaaring nagpataas sa kanyang output. Samantala, kahit na nagkaroon ng cramps sa huling set si Aragalang ay nagpakita ng kanyang galing sa laro na may 23 points mula sa 19 attacks, 2 blocks at 2 service aces. Kahit sa kabiguan, malakas pa rin ang ipinamalas ng PLDT sa lahat ng aspeto ng laro na may kahanga-hanga mga numero mula kay Liena Samoylingko na nagtapos ng 24 points at Erica Santos na nagdagdag ng 20 points. Nagkaroon ng magandang performance si Fiola Sibalyos na may triple-double na 16 points with 24 reception at 14 digs kasama ang skipper na si Kath Arado na may 14-14 defensive.
Pero sa pagkakataong ito, lahat ng Pool A ay may mansanang pagkatalo at nananatiling standing ang signal sa Pool B na wala pang talo. Pero magkakaalaman pa rin yan sa dulo. Sino kaya ang mas malakas ngayong season? At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Next to chocolate. Period. Next to chocolate, Karen. That's me. Hey, you look good, girl. Can I get your number? You are so gorgeous. Hey, guys. Na my teammates. Try mo lang. I-tape mo na nga to. Ala! Yum! Ay, ano ba ito na darama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Paos! Paos version. So, sino ka naman sa ano mo? Sa ano? Ito! Ayun, may bago! Bakit naman ganyan ang pansundok natin? Diyos ko lang. Narama! Si Bejo na naman! Guys, tingnan niyo yung bag ni Buding. Ayan. Morning, boss. Yan yung bag niya. Bakit ganyan yung bag mo? Lala. Para everyday iba-iba, no? Ganyan lang yan, everyday. Consistent yan. Iba-iba, may eco bag. Ayaw. Siyempre, pag madaming dala, eco bag. Pag konti lang, ganyan lang yung plastic, no? Oo. Yan ang bag ni Buding. Kumpara niya naman sa bag ni EJ. Maleta. Si Buding naka-plastic. Napakasipa. Mag-asawa din to. Gabi ito pa ito nagluluto. Today, ang ating menu for dinner is beefsteak a la chang. Ay, oh, favorite ulam ni Chang. A la chang. May gano'n. Ito, malapit na ito mag-asawa. Onting utot na lang. Lapit na talaga ang ipot. Ikaw, ano ka? Display lang. Ano ka dyan? Malayo pa sa akin.